natin. Minsan yung Panginoon sa araw na ito, sa gawain ng mga kabataan, January 14, 2023, ay masumpungan natin sa 1 John 2 and 14. Okay. In the book of 1 John chapter 2, verse 14. Okay? Please hear the reading of the word of the Lord. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. So, hindi para sa inyo yun. But listen to me now, I have written unto you, young men. So there is a message for fathers. There is also a message for the young people. Because ye are strong, and the word of God abides in you, and ye have overcome the wicked one. Ilocano, manana di tuyo yung bakay niya, tutubo, manana. Nagsuratak taga kayo ang tutubo. Okay? Ng emphasis ni Bible, ang tutubo ang lalaki. Ng para hindi ang tutubo na ito'y nangyayari. Nagsuratak taga kayo ang tutubo, ang sipod na napigsa kayo. Okay? Kaya at kalinganid taga kayo, kung isa o ni Diyos, kaya pinamagyo ay managtagtagas. Amen. Praise God. So nga, mabilin ka nila, tumubog tayo katapasa. Tagwaan lang na mamati, kaya nagkararapit ako, hindi kayo din nagsa. Praise the name of the Lord Jesus. Uriin ka, Panginoon, sa araw na ito. Ikaw ay mabuti, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Ay sa araw na ito ng Sabado, Panginoon, alam namin ang presensya mo ay available para sa iyong mga anak, Panginoon. Alam namin ang salita mo ay available, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Ay, O Diyos, narin mo kami, minsan pa, Lord. Pakalin mo kami ng iyong salita. At pailumin mo kami minsan pa ng iyong banal na Espiritu. Upang patuloy namin, Lord God, paunawaan, hallelujah, ang mga bagay na patungkol sa iyo sa tulong ng salita mo at pagkilos na iyong Espiritu, Lord God, sa aming kaligtasan. Lord God, maghari ka sa buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang pagbibigong ito, Panginoon Diyos. Muli, Panginoon, malaya ka at kumilos ayon sa iyong kanilang kalooban. Pagpalain mo ang bawat isa ng iyong presensya. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord God, ng iyong salita sa araw na ito. As we claim the victory, Lord, we pray all these things in the name of the Lord Jesus Christ, giving glory to you. In Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ano yung mga pagkaitilogos? Mga mga yung kong ilokan.
Para sa araw ng iyong lakas. At ang iyong alam mo. Para at din mo ipigsa. Kasi yan. Kung mong kaya ng iyong alam. Madalit-alit ako, balik-balik kayo ng tumawin mo. God bless you. Amen. Hallelujah. No one can use anything that you have. Mga kapatid, ang dahil na. Hindi niyo pwede magamit ang bagay na wala sa inyo. Ang siguradong magagamit ninyo ay kung anong meron kayo. Okay? Kaya huwag kayong maghanap ng wala sa inyo. Hindi niyo magagamit yun, mga kapatid. At ang Diyos natin ay mabuti, hindi tayo hinahanapan ng wala sa atin. Ang hinahanap ng Panginoon ay mga bagay na meron sa atin, mga kapatid. At salamat sa Panginoon, kahit meron tayo niyan. May mga abilities na meron tayo. Okay? Na kahit hindi masyadong ituro, meron na tayo, mga kapatid. Okay? Lalo na yung mga kabataan ngayon. Meron silang abilidad. At paluto, rumaman, kinwangan. Okay? Sa TV. May iisip na rin. Ang abilidad na rin. Okay. Meron tayong abilidad, mga kapatid, na talagang ano sa pagkataon natin. Meron na yan. Tapos, meron tayong develop abilities. Yun yung natutunan na natin. Okay, meron yung meron ka na na dati lang alam mong gawin. Okay? Kaya mo. Kayaan mo. Yung iba, lakas ng loob. Mayroon ka ba? Yung iba naman. Kahit marunong, mahinang loob. Pero meron yung natututunan natin. Kaya ngayon, alam na natin. Meron tayong develop abilities. At ang pinakamahalaga ay naglilingkod tayo sa Panginoon. Marami tayong hindi tayong gawin. Pero nung nagsimulang naglilingkod tayo sa Panginoon, meron tayong tinatawag na God-given abilities. Okay, na noong wala tayo kay Lord, may nagagawa tayo. Okay? At may mga natututunan tayo. At noong nandito tayo kay Lord, marami tayong hindi alam na ngayon, salamat sa Panginoon, ay alam na natin, mga kapatid, sa tulong ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Amen. Meron ba tayong nakuha sa Panginoon, mga kapatid, na dati hindi natin alam? Amen. Ngayon, ay alam na natin. Amen. Kaya mga kapatid, sa lahat ng meron tayo, pwede gamitin niya ng Panginoon. Tandaan niyo, lahat ng meron sa atin, pwede gamitin niya ng Panginoon at pwede natin ipagamit yan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung teksto natin dito ay napakalina. Okay? Kaya kung halimbawa na hindi niyo alam, meron sa inyo na hindi nakikita ng iba pero nakikita ng Panginoon dahil siya yung nagbibigay ng lahat. Okay? Ang sinasabi ng salita ng Panginoon na pinapaalala sa atin, mga kabataan, ay meron tayong lakas. Okay? May lakas na puwersa alam ng Diyos ang bagay na meron ka. Hindi natin pwedeng itago lahat ng meron tayo. Okay? At pangalawa, mga kapatid, God knew what He gave to you. Alam na yung meron ka, hindi mo pwedeng itago, alam na yun. At alam na yung binigay niya sa'yo. Ay, hindi ka pwedeng magsinungaling. Ay, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, hindi ko kaya. Ay, hindi. Sa akin, Lord, bibigyan ko sa iyo, kaya ko yan. Okay? Kaya, mga young people, alam ng Diyos na ikaw ay malakas. Kaya, kailangan alam natin yan dahil inaasahan ng Panginoon
ang mga bagay na ginagawa niya upang mapakinabangan niya sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Palakpakan natin ang Panginoon. You have strength. Sabi ko sa katabi mo, you have strength. There is strength in you. Sabi ko sa katabi mo. E baka may tingkakabay mo. Sige, mayroong lakas sa iyo. Baka? E baka? Huh? There is strength in you. There is a God-given power. Sa buhay mo natin. So we say praise the Lord. Okay? By God-given power, sabi nga ng Bible, you can overcome the enemy. Ang kasi niya kita, kailangan alam niya ito. Kaya ang problema ng isang sa tao, kaya hindi niya nagagawa yung dapat ng gawin kasi hindi niya alam kung anong meron siya. Pero sa umaga nito mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay nagtuturo sa atin, meron tayong lakas. Nang sabi ng Biblia, ito ay pwede mapagtagumpayan ang kaaway. Oh, isipin niyo maigyan, si Satanas ay pwede niyong manalo dahil sa inyong lakas. Tandaan niya mga kapatid, hindi para sa insekto yung lakas niyo. Hindi para sa mga ibis. Hindi para sa mga maliliit na bumagapag dyan sa sahig ang lakas ninyo. Ang lakas ninyo ay kayang sumira ng kapangyarihan ng kaaway. Amen! Ngunit kung hindi nyo alam nyo, tuwang-tuwa ang kaaway dahil alam niya na hindi nyo siya papakinalaman. Alam niya mga kapatid na hindi nyo siya tuturugin, pero mga kapatid mapilit kayo. Sa umahan nito, pinakausap tayo ng Panginoon. Ito na yung tamang panahon na ipakita namin sa Diyos na ginagamit namin yung lakas na galing sa Kanya at tulungin namin ang kapangyarihan ng kaaway. Sa Santa Cruz at sa Santa Lucia, mga kapatid. Amen! Kung magpapagamit lang tayo sa Diyos, may kapangyarihan tayo, mga kapatid. Sa tulong ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon na mabuti. Amen. Yung malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Kaya masarap na malingkod sa Panginoon. Hallelujah! Walang talo sa Diyos na kapatid. Amen! Oh, hallelujah! Panginoon ang pangalan ng Panginoon. So kung alam ng Diyos kung anong meron, alam ng Diyos kung anong meron sa puso sa ninyo. Alam ng Diyos kung anong nakalagay din sa mga pulbog ninyo, mga kapatid. Alam ng Panginoon yung mga nakablak yan sa mga cellphone ninyo. Okay? Alam na. Sabihin mo sa sarili mo, alam ng Diyos lahat sa akin. Sabihin mo. Isulat mo, mga dalang mundo. Alam ng Diyos ang lahat sa akin. Ito, tandaan mo ito. Isulat mo, huwag mong kalimutan ito. Alam ng Diyos yung binigay niya sa akin. Eh, hindi mo pwedeng sabihin, wala. Eh, hindi mo pwedeng sabihin, wala naman akong tinanggap, Panginoon. Yung nagbigay, alam na yung binigay niya, mga kapatid. Amen. Eh, sa umaga nito, tandaan mo ito. May binigay sa iyo ang Panginoon na kapangyarihan na pwedeng taluhin ng kaaway. Ulitin ko, may binigay sa iyo ang Panginoon na kapangyarihan na pwedeng taluhin ng kaaway, mga kapatid. O praise the Lord! Since alam ng Diyos kung anong meron ka, talento mo, pati hindi mo kaya alam ng Panginoon, pero alam din ng Diyos yung mga binigay niya. Kung alam ng Diyos yung binigay niya, mga kapatid, inaasahan niyang gagamitin mo ito. Kaya kapag binigyan ka na ng pera, hindi mo alam gamitin. Kaya sa atin, hindi mo makakahama. Kaya hindi mo alam gamitin. Anong takan ang ilokan doon sa atin na magsunod kami ay kaya? Diba?
Dedi usalam kaya pang singti, warta. Na usalam mo, nung hara ang mga DJ Dedi na banan, hindi para doon ko. Eh sa akin, Lord, so binigyan niya, hindi mo nang gamitin. Kapag kahit ikaw, kahit ikaw. Subukan niyo, para maramdaman niya si Lord. Magbigay kayo ng regalo doon sa ay hindi ganun yun. Alam mo, pagbigay ko ba ng regalo mamaya? Subukan niyo mamaya. Tapos nandiyan na, nakatamplak ko. Nakaagiwa, nakaaligaw mo naman. Anong pakiramdam ninyo? Anong pakiramdam ninyo? Parang ganyan, anong bakit ganyan? Diba? Anong sasabihin ko sa isip mo? Sa susunod, hindi na ako magbibigay ng ganyan. Amen. Ay ang Diyos na mas nakaalam ay minsan ganun din ang nakatampo sa atin. Ang dami natin hinihilingan sa Panginoon eh. Pero alam ba natin ang gamitin? Makinig kayo mga kapatid. Pag alam ninyong gamitin yung mga binibigay sa inyo ng Panginoon, makinig ka. If we delight ourselves in the Lord, and then, lahat ng kahilingan mo ay ibibigay ng Diyos bakit dahil alam mong gamitin yung binibigay niya sa inyo. Ay sa umatang mga kapatid, huwag mo na tayo humili ng cellphone. Baka hindi mo kayang gamitin, baka kung saan mo gamitin. Okay? Ha? Live ka ng live sa preaching, hindi ka nag-live. Okay, ang dami mong apps, wala kang Bible app. Kailan ang gadget ko, napakaraming Bible, napakaraming books na magagamit ko sa Panginoon. Bakit? Gusto kong ipakita sa Diyos na lahat ng binibigay niya sa atin ay pwede kong gamitin sa paggagamitan ng kanyang kaluluwan. At pag nakita ng Diyos kayong maging responsable ng mga young people, amen, at nakikita niya lahat ng bigay niya sa inyo, ay nanagamit ninyo para sa kanyang pangalan. Naked, pangwa, humiling kayo sa Panginoon, at lahat ng hihiling ninyo ay tutupalin ng Panginoon. Bakit? Dahil alam ng Diyos na kaya mong ipagamit lahat ng binibigay niya. Dito muna tayo magsimula. Binigyan ka niya ng buhay. Binigyan ka niya ng kagwapuan. Okay, malungkot. Gwapo kayo. Malungkot. Akala niyo, mga taga-Santa Lucia lang ang gwapo. Akala niyo, mga taga-Santa Cruz. Kayo lang mga gwapo niya. Hindi po, gwapo din sila. Akala niyo, kayo lang mga ganda. Ang taga-Santa Cruz. Ay, nakakita din kayo. Ang Santa Lucia beauty, ano? O. Di ba? Maraming binigay sa atin ng Panginoon, nakakalula. Matuto lang tayo gamitin mga kapatid sa kapulayanan ng pangalan. Praise the Lord! Ngunit sa umagang ito mga kapatid, ang ating topic ay tumutukol sa kalakasan. Dito muna tayo magsimula sa totoong binigay sa amin ng Panginoon. Na ang Biblia mismo ay nakasulat, tatanda kayo, magkaanak kayo. Alam ng Diyos ang ibibigay niya sa mga anak ninyo, kalakasan. At tinanggap ninyo ngayon na kayo ay mga kabataan na. So kung alam ng Diyos yung meron ka, at kung alam ng Diyos kung anong binigay niya sa iyo, inaasahan niya yan na gagamitin mo. Okay? Inaasahan ng Panginoon na gagamitin mo. Tandaan namin, patuloy mo itong tinuturo sa amin, na ang church ay katawan ni Kristo. Ang church ay parang isang buong katawan. Okay, mayroong iba't ibang part, mayroong hindi magkakamuka, mayroong hindi magkakapareho. Pero mayroong silang trabaho sa isang katawan na napapinabangan. Okay, pero kapag ayaw sa katawan mo, gusto mo yan lahat, mga kapatid. So iba't iba, ito magkakapareho, pero meron silang poteka, iba pa rin. Pansinin niyo ito, mas marangas yung kaanan ko eh, kasi dito sa kaliwa. Oh. So pareho-pareho sila, pagtitignan sa atinas. Pero mas malangas yung isa.
Pero mas lalo silang malakas pag dalawa sa hindi namin. Okay? So iba't iba, mata, ibang itsura ng mata sa kapwa, paa, internal parts, iba't iba mga kapatid. Pakinig kayo. Sa katawan, sinabi ko iba't ibang parts. Pero sa katawan, mayroong mga katayahan. Pag hindi na nag-isip yung isip mo, ang laki ng problema mo na maglaki. Kaya kailangan yung binigay sa isip magtrabaho. Hindi ganyan. Pag yung binigay na katayahan sa tiyan ay hindi niya ginawa, masisira ang buong araw mo. Okay? Kaya lahat ng meron sa katawan natin, kailangan katrabaho. Pag hindi trabaho yung mata mo, yung bibig mo, tamay para internal person, magkakaroon ka ng problema. Naintindihan ba natin? Ha? Magkakaroon ng problema ang katawan. Kaya ang church ay para ng katawan. Kung hindi katrabaho yung mga parts ng katawan, magkakaproblema yung katawan, mga kapatid. At tandaan ninyo, sinabi kanina, ang young people ay strong. Sa katawan natin meron, sabi ko, mas mahina. Sa katawan natin meron, mas malakas. Kaya imagine ninyong maliki ito. Kung ang young people ay malakas sa katawan ni Kristo, kumusta naman kaya ang katawan ni Kristo? Kung kayo ang lakas ng katawan, kumusta ang katawan? Okay? Kaya magising tayo sa katotohanan. Dahil kami, nagiging people din kami. Nagiging people din kami. Pinakamaraming trabaho sa church yan ang people. Kami noon. Ha? Linis dito. Bible study, hayo, nagbibrit sa palengke, Sabado maglinis, may youth fellowship, linggo-linggo may youth fellowship, may practice sa church, may prayer and fasting sa church, may trabaho pa kayo. Kaya imposible, hindi nyo pwedeng sabihin na wala kaming tayo, hindi kami. Sagad-sagad eh. Sabi ko pa nga sa pastor ko noon eh. Ito, sinasabi ko sa inyo, makinig kayo. Sinasabi ko sa kanila lang. Sinabi ko pa sa pastor ko noon, yung people lang ako. Sabi ko, pastor, pwede ba akong nabalik sa gawain ng mga tatay? Kasi ano ako eh, bata pa lang ako, bata pa na matatanda. Kaya hindi ako makasagal ko sa yung people. Kung mga gusto ko yung malalim. Ha? Anak ka magunod eh. Anak lang ang pinalubusan ni Pastor Takunan na baka magtapos si Jumar o na tayo yung president namin. Jumar din pa mugna lang kasi baka magtapos ni Jumar. Pero nakita ng pastor yung desire ko. Kaya imposible mga young people na wala kayong time. Imposible. Marami kayong kakayahan. You have many strengths in life. Wala kayong anak na iniisip. Okay? Wala kayong ibang iniisip. Pag yung libro kayo, iniisip. Bahay natin. Hindi ganun. Kinabukasan natin. Hindi. Sabihin nila, kaya nga, punong-puno kayo ng kalakasan ng mga kapatid. Dahil alam ng Diyos, hindi nyo pa nagamit yan kung saan-saan. Pero pag may anak ka na, wala na, mga kapatid, umiikot na yung iniisip mo sa anak mo. Okay? Kaya ngayon, habang yung people pa tayo, alam ng Diyos, punong-puno tayo ng kalakasan. Marami pang hindi natin ang pagkagamitan niya. Kaya umaasa ang Panginoon. Huwag niyong sabihin, tsaka na pag-LM na ako. Tsaka na pagtatay na ako. Eh, wala ka ng lakas mo. Dahil naubos na yung panahon mo sa pagtatrabaho. Okay, kunti na lang yung panahon mo. Kawawa kayo yung mga tatay. Aalis na kung nga, mababalik na lang ako, di ba? Tapos sila pa yung aasahan natin kung sa pag-LM ako, pastor.
pagdiin din ako, hindi ka nakakasigurado. Dahil ang Biblia yung sasabi, habang kabataan pa lang, isipin mo na ang Panginoon. Dahil punong-puno kayo ng panahon, mga kapatid, palampakan natin ang Panginoong Diyos. Amen? Ikaw ay malakas. So ipakita natin yung lakas natin, mga young people, sa servisyo. Ang young people pa kami, mga kapatid, hindi ko alam kung anong panahon meron tayo. Nung young people kami, lagi ako may dalang bakpak pag may service. Alam niyo kung bakit? May dala akong damit na reserva. Dahil alam ko, magpapawis ako sa pagpupuri. Alam ko, iiyak ako. Matutuluan niya ng mga matutuluan niya ng luha. Alam ko, dahil nakahanda ako kung anong gagawin ko sa harap ng Panginoong Diyos. Dahil alam ko kung gano'n siya mabuti. Kaya dapat kung tayo malakas, ipakita natin. Sabihin mo sa katabi mo, ipakita natin ang lakas natin. Sabihin mo sa katabi mo, ipakita natin ang lakas natin. Hindi sabihin mo. Lord, huwag mo na yung nasakas. Saan sabihin ka kayo? Malaksin mo, mga yung good process. Ipakita natin yung lakas natin. Pag hindi ka nag-good process, yung lakas natin, makamahihina yung mawala yung lakas. Ipakita natin yung lakas natin. Sa service, ipakita natin yung lakas natin. Nakakahiya. Dahil ang katawan niya, sabi ko, ang katawan mayroong mahina ng heart. Yung sa church, may mga matatanda na kayo may mga. Mahihina sila. Gusto nyo sila yung nandiligo, mga kapatid, kayo dala silang tumbod dito sa pagpapuli. Nakakahiya. Sila yung mahihina. Kaya sa servisyo, mga kapatid, ipakita natin tayo yung malakas. Amen! Tayo yung tumatanong. Yung palakpak natin, hindi pang 60 years old. Amen! Yung palakpak natin, pang kabataan, mga kapatid. At pag mahina ang palakpak mo, hindi niya nag-existing ka na pag 50 ko na, yan, ganyan, pag 50,000. Pero yung palakpak ng kabataan, hallelujah, ay narinig yan hanggang sa trono ng Panginoon, mga kapatid. Amen! All thunder heads, holy people, and shout unto God with a voice of triumph. At tayo na naman, pinapit siya ng bukaw, mga dayo, kami dyan, matalingan ng Galilula, para ka na tayo, hallelujah. Amen! Hindi namin yung lakas natin sa salvation. Ha? Ang pangit lang sa iyo, pag-remember, yung tatahigin, talaga, binigulo tapos sa kasalanan na ito, paglaki na ito. Di ba? Mali. O, kagkatawaan yung iba, kihipan ka. Di ba, nagdaray ka na. Nararamdaman ako eh. Panglakay, mali, panglakay. Kapag ito 60 years old, ganda mo po? Panglakay, mali. Imbis na sa kumakla. Ngayon, mali. At dati ko rin kumulit sa dito, mali. Dati makikinig ka. Ingat! Tanda nito, pag nagtitag na kayo, doon yung marirealize ng maramdaman lang. Ngayon, wala pa masyado. Kahit kami sa likay, kahit pa yun. Oo, oh, hindi ako naniniwala lang. Sabi, huwag kang magbukas pag ganito mo ka. Wala, kaya ko lahat eh. Kahit kami ilagnat ako, nagbabasket po. Oo, nung bata pa. Pero ngayon, hindi na pwede. Pudlo kayo ng hindi ko pa kami. Kaya ipakita natin yung lakas natin. Amen! Amen! Sabi na doon natin, amen! Ipakita natin ang lakas natin sa panalangin. Ipakita natin ang lakas natin sa worship. Ipakita natin ang lakas natin sa soul winning. Alam mo, ipakita natin ang lakas ng damang natin sa prayer and fasting. Alam mo, ipakita natin ang lakas natin habang malinaw pa ang mga mata natin sa pagbabasa ng
ثمين الباب سفرين الباب سفرين على سجيس سمين ويسان وما أبو طبق لأولنا ودي كنا مولانا بات كسي دي نمت بسنا أعلى بسنا بات كسي دي مصبوطة مبتعنا ngayon people ka, wala kang lang, kaya mo yan. Pero pag mayangat ka na, kailangan mo maganda. Magluluto, mama mo ito, ako magluluto, akong tagaluto. Akong tagapaluto. Ako, akong tagapaluto. Eh, okay, mag-asawa ko man ako lang, kapag ako, hindi magluto. I-prinsinsa kayo sa pari niyo. I-prinsinsa, ako po sa kasa. Ako na magluto, ako na magpaluto. Dahil sa church, lalambot-lambot minsan yung iba.
pero pagkasama nila ng mga unbeliever, buhay ng buhay sila. Malayo pa. Para ka rin nabusbus ng Holy Ghost, mga kamatid, yung kabarkadan mo, parating mo. Pero sa church, para ka mo, may masamang espiritu na. Yung galaw mo eh, yung may masamang espiritu, wala ka rin babantay. Dahil takot sila sa loob ng church. Wala sa mga naman dito, mga kamatid. Ang may pumunta dito, may masamang espiritu eh. Takot sila sa presensya ng Panginoon, lumalabas. Pag malakas yung presensya ng Panginoon, yung may masamang espiritu, lumalabas. Hinahayaan ko. Ba't ko basta hinahayaan may masamang espiritu? Dahil hindi kami takot sa masamang espiritu. Hindi kami takot. Hinahayaan natin. Ang ganun yung may masamang espiritu, kaya kailangan wala tayong ganun. Pag pupunta tayo sa simbahan, hindi tayo manghihina. Hindi tayo natatakot kung hindi. Lumalakas tayo. Hallelujah. Lumalakas ng lumalakas sa kanoongan ng Panginoon. Ayaw mag-asawa dito, ayaw mag-asawa.
Un siglo duemila. Habis itu yang lain kita sama. Bakit asyik naman yung ayaw mag-asawa? O balik na din ko siguro. Ay, hindi naman yung tingnan. Sino yung gusto pa mag-asawa? Nasaan ko kayo? Sino yung mag-asawa? Isang musong gusto niya rin. Ako siya rin. Kaya ang makalimutin ng Panginoon, tao din sila. So na-in love siya. Nakakita siya ng maganda. Hindi si Delilah ako lang ngayon laban niya. Pero hindi siya nakikinig sa payo dahil malakas nga lang siya. Sabi ng mama at papa niya, wala ko lang sa pastor eh. Sabi niya, anak, sabi niya, hindi ba pwede tumingin siya ng mga mananggat lang dito sa church? Ang dami naman mananggat lang dito sa Israel. Ba't ang nahuhulugan pa ng loob yung mga Pilistiyo? Tingnan ninyo, malakas si Samson, pero mahina na tumanggap ng payo. Mahintero. Sabi ng Bible, ang mga iyon ay malakas. Pero tandaan niyo ito, kailangan malakas din ang isip pa namin tumanggap ng payo. Sabi si Cristo, Lord, kayo kaya namin. Kaya namin na basta tayo magmamahal. Kaya naman yung people, kaya natin na basta mahalaga. Sabi naman mo lang, wala ba? Magandang dalito sa araw. Ang bayan ng Israel, magandang dalito sa labas. Tingnan ninyo, na-in-love siya sa kaaway. Anong gagawin mo? Gagawin sa'yo? Anong gagawin sa'yo ng kaaway? Mamahalin ka ng kaaway? Hindi ka may hindi, ulit din ito. Mamahalin ka ba ng kaaway? Sino ang sasasagot dito? Oo, hindi. Natural, hindi. Kaaway nga rin eh. Pero mali nga, kaaway ka ng pasit doon sa naiinlang. Ginagawa niya paraan. Eh, nahuli niya mga kapatid, nilulugo siya. Ang sama ng loob niya, lumabas na naman yung pangyarihan niya. Naghuli siya ng maraming fax. Sa garalit niya, dami niya ginuling fax. Tapos sabi sa mga nakatalim yung mga talimang nila, yung mga panalim nila doon, matiis, dapat ang panalim nila sa bukit. Pinagtali-tali niya yung mga fax, nagrupo-grupo yung mga buntot nila, tapos sinindihan niya, tapos na pinakawalan sila lahat, nasunog lahat ng talim nila. Baka itay-dayawan na kanya ang Diyos na lihan. Puno tayo lang sa sama ng loob, lumabas yung lakas niya. Dahil hindi lang namin yung gusto niya. Okay, ang dami niyang pinagkagawa na para lang sa kanyang sarili. So nasaktan na siya. Nasaktan na siya. Nilungo ako ng kaaway. Dapat ang isip niya hindi na ako makiinlove ulit sa kanila. Yung people, huwag tayong mainlove sa kaaway. Ang daming mananampalataya na para sa inyo. Maraming mananampalataya na para sa inyo. Tangin niyo mga nanay at tatay ninyo nagsisimba. Nag-aaway pa ngayon. Pero at least, pag nagsisimba sila, hindi nagtatagal, hindi lalong lumalala, naaayos na kulangan natin yung mga magulang na naglilingkod sa Panginoon dahil anak nila ang pundasyon, ang Panginoon sa buhay nila. So dapat napunto na si Samson. Hindi nakikinig. Malakas, pero mahina. Ulitin ko, malakas, pero mahina. Eh sana na tayo dito, hindi lang tayo malakas dito. Malakas din tayo dito. Amen. At dito. Shall we say praise the Lord? I said, shall we say praise the Lord? Nag-i-tiktok siya. Dahil ito'y ako na.
our meeting church, our Tanaka. Hello? Our Tanaka. Tik-tik-tik-tik ito. Matapotuhan kayo. Dahil tama, our meeting church ka rin ako. Mabiyot eh. Alam naman mo. Kasi dekadya mo siguro. Ibatan na ito, makita na malalang. Napintas. Okay? Tandaan niyo. Hindi kayo maaakit ang kahawi sa pangit. Hello? Pag naakit kayo sa pangit, may problema na rin. Ha? Baligtad yung mata, baligtad yung ilong, baligtad yung tenga, tapos ako ang kill niya. Hindi. Ha? Mga kapatid. Ha? May problema. Ang gagamit isa niya ng kahawa, yung talaga. Kakalimutan mo ang pamilya mo. At makakalimutan mo pati yung sarili mo. Dahil si Samson, malakas siya. Mahina na lang ito, nakalimutan mo na nilulubusan ang kaaway. Tandaan ninyo, hindi mapagkatiwalaan ang kaaway. Kaya ang sabi ng Bible na be not unequally with unbelievers. Amen. Kung ikaw ay mananampalataya, humanap ka ng nababagay sa iyo, mananampalataya din mga kapatid sa resident ni Jesus. Nakikita niya sa gilalila, doon na mga kapatid, nagkabaling-baling na siya, hindi na siya makakahe. Oh, dinayan na. Imbis na, oh Jesus, sa bago na tanong-gumor, tiniwan mo niya. So, thank you, Jesus. So, thank you. Dahil na ang magdala. Amin na yan. Mahalatan niya ako. Wala na. Ang labda ko yan ako. Mahalatan niya ako. Ang ipapa ko. Ang labda ko yan ako. Kasi hindi kayo ara. May may sabi niya. Ah, hindi na kayo. Ang isang siya. Wala na naman. Ay, hindi na kayo yan ako. Ang bawat pa. Magkaisip mo lang kayo yan. Kumakagat siya.
kumanta ka na sa sabi, ganito ang gawin ko. Oo. Di ginawa ni Delilah nung natutulog siya mga kapatid. Nagdanag siya ni Delilah na. Tapos, inawag na Delilah. Hello, punta na ka. Makaano na siya. Hulihin na siya. Tapos, kanwari naman, kanwari naman si Delilah nagdanag siya. Nung napit na yung mga polisya, Samson, gising ka! Nandiyan na sila! Wala kasi Samson. Hawala ko siya. Takbuhan na naman yung mga polisya. Umiiyak si Delilah. Sabi mo lang po ako. Bakit sabi ni Samson? Sabi ko ganito para mawala yung lakas mo kung ginawa ko sa iyo. Diyan pa naman. Hindi mo talaga ako magdanggit. Hindi, hindi mo ako magsasabi. Hindi, hindi. Hanggang sa nakarating sila dun sa mundo, mga kapatid. Sige niya, ulan mo talaga na ako. Sabi nila, sabihin mo, talaga sa nagaling yung lakas mo. Tulog si Samson, yan mga kapatid, inulit.
Nabigay ng Diyos na hindi niya ginagamit para sa nagbigay sa kanya kung hindi sa kamay ng kaaway pinagkatiwala yung pinagmumulan ng kanyang lakas. Anong nangyari? Nahuli si Samson at binulag siya. Ginawa sa nilaruhan, mga kapatid ng kaaway. Ganyan ang kaaway, paglalaruhan kayo ng kaaway. Sisirain niya ang inyong paningin upang hindi niya makita ang magandang bagay na ginagawa ng Panginoon at hindi mo na makita ang bagay patungkol sa Diyos. I am talking about spiritually. Pinagdalaman sa Diyos, kalaban niya mga bear, kalaban niya mga hayop, pinagpupustahan siya, ginagawa sa nilaruhan, mga kapatid. Huwag tayong magtiwala sa kamay ng kaaway. Magtiwala tayo sa Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa ating mga buhay. Pero wala kami siguro ilang taon na napapansin ni Samson, hindi na siya nakakita. O wala na akong nagawa siguro na realize si Samson na nung may lakas pa ako, pati hindi ko binagin sa Panginoon, bakit hindi ako nagpagamit sa Diyos. Nung malakas pa ako, hindi ako ginagawa siya ng kagalakan ng kaaway para patisabihin na realize niya para patisabihin ang Panginoon minsan sa muling lumapit sa Panginoon na nagbigay ng lakas sa kanya at sinabi ang Panginoon sa huling pagkakataon, haleluya, bigyan mo ako ng lakas ngayon, haleluya, at haleluya, bigyan mo ang kawal ng kaaway, may kasko naman ang pangalan mo. Kung titignan niyo yung istorya, mas maraming hindi magandang nangyari sa buhay niya. Ang dami hindi maganda. Ginamit niya sa sarili niya yung lakas niya. Pinapasaya niya yung kaaway sa kanyang lakas. At hindi niya nilalas ang Panginoon. Pero maganda, hindi ko yung walang pagkakas na tapos na ako. Itong maganda. With all of wasted strength that Samson had, sabi ang Panginoon, muli sa nag-connect sa Panginoon, sabi ang Panginoon, bigyan ko kuminsan ka lang ang sinito. At gagamitin ko na ito sa kapangyarihan sa kalooban mo at sa kagustuhan na mawaksi at hasira ang kamay. Mga kapatid, makinig kayo. Alam niyo, walang source ng lakas ng bigyan ng Panginoon. Amen. Ay muli tayong lalapit sa Panginoon. Alleluia. Upang magpagamit sa Diyos at tanggapin yung sinasabi ng lakas na mayroon sa atin na pinagkakatiwala niya sa kanyang tipo. Alleluia. Sa umaga dito, magaling kayo, mabuti ang Diyos. I feel the goodness of God. Binibigyan ng Panginoon tayo ng katataon. Kagaya kay Samson. Na nung binawi na ng Panginoon yung lakas niya, nawala na sa kanya, dahil sa kanyang pagsuway, tingnan niyo, may Diyos tayo na mabuti. Yung people, sabi ko, may Diyos tayo na mabuti. Sa lahat ng kapalatakan ni Samson, yan ang lumapit sa Diyos, for the very last time, Panginoon, ibalik mo sa akin yung lakas niya, and I will use it. Sa umaga nito, mga kapatid, sa lahat ng pinagagamitan natin ng lakas natin sa lakas at sa ibang bagay,
Ito na yung tamang pagkakataon. Tayo alam ng Diyos kung anong meron ka at alam ng Diyos kung anong binigay niya sa iyo. Oh, I feel the presence of the Lord. Hallelujah. Tumayo tayo lahat ng mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Lalapit tayo sa Panginoon. Amen. And let us connect again. Hallelujah. Lord, sabihin mo, yes, Lord, nakita ko yung mga panahon na sinayang ko, Lord. Hallelujah. Nakita ko, Diyos. Hallelujah. Ngunit binigyan mo pa rin naman ang buhay ngayong 2023. Kinausap ko ako. Meron pa pala ng kapangyarihan. Hallelujah. This time, Lord, I will use my strength for your glory. Binigyan mo ng pagkakataon si Samson. Hallelujah. Binigyan mo ako ng pagkakataon ngayon. Gamitin mo ako sa Santa Lucia. Gamitin mo ako sa Santa Cruz. And will you not glorify the name? Hallelujah. Of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, I feel Jesus. May pinapalakas, hallelujah. May pinapalakas ang Panginoon, hallelujah. Akala mo na kalimutan ka na ng Panginoon. Akala mo pinabayaan ka na ng Panginoon, hallelujah. God is here for you. Ang maganda kay Samson, namatay siya, pero namatay siya na binigay niya yung huling lakas niya sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Hindi niya sinaya yung huling lakas niya at ibinaas ang Panginoon sa kanyang buhay. Ayaw niya, people, tinitignan niyo yung mga kaibigan ninyo. Malakas kayo, young people, huwag kayong bibigay. Huwag kayong magpapahiya sa buhay ng gusto nila para sa inyo. Sila ang talhimin nyo. Malakas kayo. Sila ang talhimin nyo. Success. Sila ang talhimin nyo. Sa presensya ng Panginoon. Malakas kayo. O kayong sunod-sunod at sa sanglibutan. Malakas kayo. Sila ang susunod sa atin. Huwag kayong susunod sa sanglibutan. Malakas kayo. Sila ang susunod sa atin. Hallelujah, you feel to kneel down, hallelujah. Walang masamang lumuhod, mga kapatid, hallelujah. I feel the presence of the Lord. The Lord is in the house. May pinapalakas ang Panginoon. Oh, come on. In the name of Jesus. Don't be fooled by the enemy. You are powerful than him. Huwag kang susunod sa kaaway. Mas makapangyarihan ka sa kaaway. Huwag kang susunod sa sanglibutan. Mas makapangyarihan ka sa sanglibutan. The word of God is saying, young people, you are strong. Hear me now. You are strong.
mamaya. Pagkatapos mo magpapulik sa Panginoon, pwede kang lumapit sa kapwa mo yung people. Yung lakas mo, ipag-pray mo sa sabi mo, Lord. Hallelujah. Malakas ang kapatid ko mamaya. Ipag-pray nga na yung mawag isa. Oh Jesus. Hallelujah. Your power is not for the world. Young people, listen to me now. Your power is not for the slaves of the world. Your power is not for the enemy. Your power is for the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. The glory of God. The name of Jesus. Oh, hallelujah. Come on, take your time and talk to God. Hallelujah. Take your time.